everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, hindi tayo mag-skincare review. May nagpadala sa akin ng mga shampoo and conditioner. Tapos meron din silang pinadala sa akin na mga toothpaste. Pero isa lang yung variant ng toothpaste. So meron akong tatlong variants ng shampoo dito from Vatica. Vatica Naturals. So yung company yung nagpadala sa akin is Ambika. Ito yung kasama dun sa package. So, tatlong variants yung pinadala nila sa akin. Meron tayong Argan. Ito. Tapos, meron tayong Sweet Almond. Yun. And, meron tayong... Ba't puro conditioner yung pinapakita ko? Meron tayong Black Seed. Ayan. So, kada variant, meron dalawang shampoo tsaka conditioner. So, ako... Hindi muna ako namigay dun sa mga kamag-anak ko dahil nagustuhan ko talaga yung mga shampoo. So, kaysa naman bumili ako, no, magdamot muna tayo, no? Medyo madami yung pinapadala sa akin ng brand. Nagbibigay ako sa mga kamag-anak ko. So ngayon, hindi ko muna sila binigyan. Ang binigay ko muna sa kanila yung toothpaste dahil medyo may karamihan. And malapit na mag-expired yung toothpaste. Kaya dinistribute ko sa kanila. So... una kong ginamit ay itong Vatica Naturals Argan na variant. Sobrang ganda nito sa buhok, guys. Unang gamit ko pa lang sa kanya, yung shampoo pa lang, ha. Kakaiba siya, eh. May pawis yung ilong ko. Wait lang. Hindi ako marunong mag-reveal ng shampoo. So, yung una kong ginamit ay itong Vatica Naturals. Ano ba to? Shampoo ba to? Hindi. Shampoo and conditioner. So, yung shampoo niya, ayan, nakaganto. Tapos, yung conditioner, nakaganyan. Para nga naman madistinguish mo kung alin dito yung shampoo tsaka yung conditioner. Pero ako, nilalagay ko sila nakaganito sa banyo para diretso labas na, diba? So, ayan. Sobra ako na-amaze dito sa shampoo na to. Kasi, first time ko pa lang siyang ginamit. Iba yung dating, eh. Nalaman ko talaga na ikakaiba yung dating niya nung binalawan ko siya. Malambot talaga yung hair ko. Shampoo pa lang yun, ah. Kasi yung mga branded na shampoo na ginagamit natin, hindi ko nababanggitin kung ano yung mga yun. Sobrang nakaka-dry sila ng buhok. Ito lang yung bukod tangi na brand ng shampoo na ginamit ko doon sa anak kong bunso. Na pag sinusuklayan ko siya, hindi buhol-buhol yung buhok niya. Hindi nga namin maintindihan bakit nagbubuhol-buhol yung buhok niya. Eh, sa amin naman, yung ibang brands kasi ng shampoo na ginagamit namin, before, pag kami ang gumamit, hindi naman ganun kabuhol-buhol. So yung scent nito, guys, ay... maiyahalin tulad ko siya dun sa Pantene. Kasi before, naggamit ako ng Pantene, eh. Ganun yung amoy niya. Hindi siya masyadong matapang. Mild lang yung amoy niya. So, yung conditioner ay yun. Pag itong dalawang taong ginamit nyo, sobrang lambot. Iba yung dating sa buhok ko. Sobrang lambot talaga. Una ko palang araw na ginamit to. Sobra talaga ako na-miss. Okay, next naman ay itong Vatica Sweet Almond Moisturizing Shampoo and Conditioner. So, ganito yung itsura niya. Ito sa lahat ng variants na binigay nila sa akin ang nagustuhan ko. Bakit? Kasi soft siya sa buhok, tapos sobrang bango pa niya. Ito yung tipo ng shampoo na kinabukasan, pagkagising mo, nandun pa rin yung amoy ng hair. Anong hair? Nandun pa rin yung amoy ng shampoo. Na-try ko rin tong gamitin ng... ginamit ko siya sa umaga, diba? Naligo ako. Tapos... kinagabihan, naligo ulit ako, pero hindi ako nag-shampoo. Kinabukasan, naamoy ko pa rin yung itong shampoo na to. And sobra talaga akong na-in-love dito. Pag naubos tong bigay nila sa akin, o-order pa ako. Anyways, speaking of order, ayan, sabi dito sa sulat sa akin, Dear Ate Krista, charot. So, nakalagay dito na meron silang, promo, na buy one take one promo starts on April 1, 2021 until supplies last. So, nung chinek ko sa Lazada, walang stock ng Vatica na Argan. Nagkaubusan siguro. Hindi ko alam kung bakit sa Lazada. Parang kakunti lang yata yung nagtitinda. And sobrang mahal. Dahil binibenta nila ng mahal sa online stores, ay talagang effective or talagang maganda yung product na to. So, itong Argan natin ay nagkakost siya ng 135.25 pesos. Pareha sila ng ng shampoo tsaka ng conditioner. Tapos, yung Sweet Almond, 117.75 pesos. Pareha sila ng conditioner.
Yung black seed, 135.25 pesos. Pareha sila nung conditioner. Tapos nga pala, yung binigay nila sa akin na toothpaste, ito yun. Ito, hindi nila pinapromise na mapapaputi nila yung ngipin mo. But, ma-eliminate yung iyong bad breath. Nung ginamit ko to, na-eliminate ang aking bad breath. Yun na dati, kung sobrang baho ng hininga ko. Ngayon, mabaho na lang. Joke lang. Hindi talaga na-eliminate niya. Basta nung tinaray ko to, effective siya, guys. Kaso nga lang, kung hindi kayo fan ng medyo mapait, lalo na kung hindi kayo kumakain ng ampalaya, hindi niyo magugustuhan to. Pero kung gusto niyo talaga ma-eliminate yung bad breath, gamitin niyo to. Meron siyang basil. Ayan siya. Ganun yung itsura niya. Ayan. And binigyan ko yung mga kamag-anak ko nito and sabi nila, maganda daw itong toothpaste na to. So, pag ginamit mo yan, may minty naman siya. Minty flavor. Tapos, after mong gamitin, meron siyang aftertaste na mapait. So, naubos ko na yung isa nito. Kung ikaw yung tipo na pawisin yung ano yung anit mo, lalo na ngayon, sobrang init ng panahon, and may lakad ka, gusto mo mag-amoy fresh yung buhok mo, kahit pawisan ka, ito yung gamitin mo. Malambot to sa hair, and yun nga, mabango. Itong si Argan, malambot sa hair, pero hindi ganun katapang yung amoy niya. Mabango siya, pero hindi ganun ka... kaamoy yung amoy niya. Sana nagigets yung sinasabi ko. Ang gamit ko lang ngayon guys ay yung black seed. And ayan, si black seed ang pinaka hindi ko nagustuhan pala sa lahat ng variants. And hindi ko makita yung pagka-shiny niya na binibigay nitong argan tsaka nitong almonds. Pero pinapagamit ko na lang doon sa anak ko lalaki yung variant na to. Pero ginamit ko siya ngayon para bigyan siya ng chance. Hindi, pero okay lang naman din. Okay lang naman din talaga sa akin. Kaso nga lang, sa tatlo, yung pinakagusto ko nga is itong almond. Yung kasi yung gusto ko yung maamoy sa hair. Yung pag inamoy ka ng jowa mo, ayun, bango naman ang hair mo. Di ba? Lalo silang may love. Ganun. So, ito namang Vatican Naturals Black Seed Shampoo and Conditioner. Ang effect naman ito sa akin, parang nadadagdagan naman niya ng volume yung hair. Pagkakaligo ko kasi, tinutuyo ko yung hair ko gamit yung blower ko. So yan, hindi ako lumalabas ng bahay ng basa ang buhok. Lagi ako nagbo-blow dry ng hair ko. Yan. And ngayon, sobrang pawisan lang ako. Hindi nyo ma-appreciate. Bagong ligo ako ha. Bagong ligo ako. Hindi lang halata. So yan yung effect niya sa akin. Ayan. Ayos naman. Ayos din naman, kaso nga lang, kung ikukumpara ko siya sa dalawa, pinaka malambot sa hair is yung argan, pinaka mabango ay yung almond. Ito si Black Seed. Ang effect nga nito sa akin ay, yun nga, medyo nag-a-add siya ng volume sa hair. Kung kakariban nyo lang, ito yung mas magandang gamitin. Kasi mag-a-add siya ng volume. Para hindi naman yung bagsak na bagsak yung hair mo, diba? Nakalagay dito ng Discover Complete Hair Care, Improved Shine, Texture, and Volume with Regular Use. Ayun nga, makaka-add nga siya talaga ng volume. And effective naman siya, diba? So sinabi niya na nakaka-add siya ng volume. Yes, nakaka-add talaga siya ng volume. So, yung scent naman ito is parang kagaya ni Argan na hindi siya masyadong maamoy. Kung si Argan ay konti lang yung naamoy ko sa kanya, ito, mas konti yung amoy niya. Sa lahat ng brands ng shampoo and conditioner na gamit ko, ito yung pinaka the best. Yun lang. And sana nakatulong ako sa inyo guys. Kung meron na kayong questions, i-comment nyo lang sa baba and sasagutin ko yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para every time na meron akong bagong video, meron kang notification. Ito ganun. Sobra akong energetic ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Thank you so much for watching this video and I hope to see you again on my next one. Bye!